So, magandang araw ulit sa inyo mga ka-Wi-Fi. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung update na naman sa system natin. So, dito, ginawan ko na siya ng ano, dalawa na yung dashboard bali. Meron tayong pang system. Ito naman yung sa sales, collectibles, usually kung anong mga makikita sa billing system. Ayan, collections, tapos active hotspot, tapos ito, yung basic traffic ng Microtech router. Tapos meron din tayong Microtech dashboard. So, nandito na yung runtime status ni Microtech, kanyang model, pre-memory, tsaka yung load ng CPU, tsaka yung ating graph. Okay, ayan. Meron tayong rail monitoring sa graph. Parang MicMon. Actually, sa MicMon lang talaga yan. Pinork ko lang yung code. Ito. Sa MicMon lang siya. So anyway, ganun rin naman yung style. So may graph na tayo. Ayan. Tagal lang natin yung ano, para tumas ang ating traffic. Ito yung sa ano ha, ito yung sa kung anong i-declare mo dito ng interface, sa one interface mo. Yan yung magiging ano, magiging reference. Ayan. Refresh siya every 3 seconds. Tapos okay, ayan. Tapos pakita ko na lang din yung sa voucher. So sa voucher, punta ko sa hotspot user. So meron akong print dito, ayan. So kung halimbawa gusto ko mag-generate ako ng voucher, select lang ang server, tapos 8 hours. Mga ilang peraso, mga 100. Pwede dito kahit mga more than 100, even 1000, basta malakas lang yung Microtech mo. So 8 hours ay, so gawin ko siyang 15 pesos presyo ko. Uptime niya is syempre 8H, kagaya ng discuss ko sa inyo. So data limit, huwag na yan. So, okay. So, 8 hours, 100 quantity. So, pag click yung generate, boom. Regenerate siya ngayon. Medyo matagal-tagal eh, kasi 100. Saka half-light yung Microtech natin. Ayun. So, andito, 100 vouchers. So, marami na tayong records. So, halimbawa gusto ko lang i-print 8 hours. So, i-print ko lang siya. Ayan ah, may vouchers ka na. Ayan, pwede na to. Yung pagka-count ng sales, actually, yung technique na ginawa ko dito is papasok siya sa sales kapag yung kanyang uptime ay greater than 0. Kagaya nitong isa. May ano ko dito eh, sa transactions, halimbawa ito may code dito na pumasok, papasok lang siya as transaction, tapos yung client niya is yung voucher mismo yung code, tapos description hotspot, tapos ito na yung kanyang amount, 10. Ayun. So considered na siya as sales. So, sales na rin siya. So, pag nag-print ka ng report, automatic nandyan na yan. Sasama na siya. Ito yung ano, billing versus collection. Ayan, makikita na dyan yung ano. Ito, transaction activity. Iniisip ko pa kung anong pa pwede. Okay, so basta nakikita na dyan yung ano,
yung nabil mo at saka yung collection mo kung alin mas mataas. Ayan. So, punta ulit tayo dito sa ano. So, yun lang. So, nadagdag ko na rin dito yung business. Ayan. Mga settings. So, tapos na ba tayo sa voucher? Sa voucher pala, balik tayo sa voucher. Sa hotspot. Okay, users. Okay, punta tayo dito sa vouchers. So, i-print ko siya. So, ito yung 100, diba? So, maganda dito, right click mo muna, huwag mo nga diretsyong print, save mo muna as PDF. Tapos pangalanan mo, halimbawa 8 hours. Iniisip ko kung paano yung automation dito eh. Pero ganito yung technique dapat para maganda yung pag-account. So 8 hours, so andito na siya, nadadownload mo. So pag-print mo siya, ayan. Dito mo na lang lalaroin yung ano. Pick to page. Pick to paper. Ayan. Vouchers na yun. Kaletter kasi ako. Tapos, basta dito mo na lang titimplahin. Kasi yung margin dito. Pagka hindi kasi naka-fit, sumasala sa papel. Kaya dapat fit to paper. Diwan ko mababasa pa yun. Pero mababasa pa yun. So yun lang. So yun na, pwede nitong i-print. Medyo maliliit nga lang. Pero sa margins lang to eh. Nakita ko na to kung isang araw eh. Ayan. So ayan, may voucher ka na. So automatic na rin yan papasok dun sa sales. So pag basta yung mga voucher na dito generate, automatic yung pag ginamit sa kahit anong portal or kay Micmon. Kahit mga portal ni Micmon, mababasa yan, papasok yan dito sa transaction. Mako-considered siya as sales. Okay? So, okay na tayo sa hotspot system. Na-integrate ko na lahat. Pwede na ditong, ayan, pwede ka na mag-add ng profiles. Pwede kang mag-edit. Ayan, pwede ka rin magbura. Ayan, bura. Ano pa ba? Active. Ayan, active. Nakikita na rin. Ayan. Tapos pag tiningnan mo dito sa dashboard, sa system or sa billing, ayan, may active na rin dyan. Tapos yung traffic ng PPPO interface, total traffic ng Microtech. Total clients mo, total pautang or for collection, value ng stocks, disconnected. Collection. Tapos ang ating Microtech dashboard. Ayan, runtime status, router board, router status, free memory, saka CPU load, saka yung ating graph. Okay, meron na siya. Okay, ang diskarte dito, iniisip ko sana per license, pero gagawin ko na lang ano, open access. Ilalagay ko siya sa isang website or i-host ko siya sa web, tapos open access na lang kayong lahat. Wala nang license. Mahirap kasi ganun. Para pag may update ako, lahat ma-update. Mas maigi yung application nasa isang server lang. Ayan o. No? Okay na tayo dyan. Traffic. So every 3 seconds. So pwede naman nating ano. Kung gusto nating
Ewan ko kung sa 1 second kung kaya pa eh. Kung hindi matbugbog yung ano, microtech. Gawin kong 1 second dito. Save ko lang. Ayan. So save ko lang kung maganda yung ano, 1 second. Ayan o. No? O, follow yung 1 second. So mas maganda yung 1 second. Ayan. So okay, antay na lang sa Lunes. Sa Lunes yung update nito.